Doon pala yung shorted wala dito sa DC-DC. Ayan ang magbabaga. Mga bro, magandang araw ulit. Meron akong i-share na video para sa ating Tikon or yung sa DC-DC. Paano mag-check or magtanggal ng shorted dito sa ating DC-DC. So, sa pamamagitan ng tulong ng ating pangbomba or tinatawag nating bomba technique. So ito. So itong top board natin or yung DC-DC natin may shorted siya. So ito. Ito yung i-share kong video para sa pinakamabilis na paghanap ng shorted. So yung negative natin, negative sa negative. So by test points tayo, etong negative tong itim sa ground, tapos by test points, yan test point ng ABDD, walang tunog, dapat may tunog ganyan. Ito wala. ABDD test point, BGH, okay. BGHM, okay. V off or yung VGL, okay. V com, okay. Yung VCC, ayun, yung VCC shorted siya. So lahat itong nakakabit dito sa VCC, makikita mo dyan shorted na yung magkabilaang, kita nyo, hanapit ko. Yung lahat na lang kakabit dito sa VCC, ayan o, shorted na lahat yan. Kasi nakaparallel yan lahat sila. Ayan o. O, ayan. O, shorted na lahat siya. So, para hindi na tayo magtanggal-tanggal ng isa-isa dyan, mayroon tayong technique dyan para mas mabilis sa pamamagitan ng ating bomba technique. So, ito yan. Tatabi natin yung tester. Papakita ko sa inyo kung paano yung pinakamadaling proseso sa tanggal ng shorted sa ating yan itong bomba aparato natin. So nga pala mga bro, bago natin gamitin itong pambomba technique natin, dapat i-adjust natin yung boltahe nito. Kung yung VCC ang may shorted, so ang supply nito ay 3.3, so i-adjust natin siya ng 3.3 yan. So dapat yung ibumba natin, alam natin kung ilan yung boltahe niya yan. So dapat kung ano yung boltahe dito sa shorted, yun ang iseset natin na supply nito, yung volts nya. Kung sa BGH naman, lagay natin sa 30. Kung sa ABDD 15, lagay natin sa 15. Kung sa BCOM 7 volts, yan.
Kung sa BGL naman, ang may shorted, so yung 7 volts negative, yung negative test prod ang pansundot natin sa kanya. So gagawin natin ito na hindi nakasaksak yung tikon natin. So ito yung pang-supply natin. So set natin siya ng 3.3 kung sa BCC. Kung sa EBDD, 15 volts, set natin ng 15 volts. Tapos yung negative niya, lagay natin sa negative. Yan. Tapos itong positive niya, isusundot lang natin dito sa may test point ng shorted. Itong test point ng BCC. So titignan niyo. Pansinin niyo rin yung ampere ng toto. Yung ampere niya tataas 'yan. So sundot-sundot lang natin. Kung makikita niyo may uusok 'yan or iinit dito or dyan, kahit saan dyan. Minsan kasi mayroong parts dito na nahiwalay, meron dito, meron doon sa kabila. So para hindi tayo malito kung saan yung may shorted, bahala na itong sundot technique o pambumba natin na maghanap kung saan yung shorted na parts niya. Kung shorted man lahat, uusok yan lahat. Ayan. Pansinin nyo yung itong ampere natin saka dito. So sundot natin yung test point. Ayun yung ampere ng taas, oh. 2.9. Ayun, shorted. 2.9 yung ampere. Ayun, doon pala yung ayun, no? Yung tikon IC pala ang shorted. Ayun, no? Kita nyo, nagbabaga yun, no? Yun pala yung shorted. Oh, nagbabaga siya. Oh. So, ibig sabihin, wala dito yung shorted. Wala dito yung shorted, andun. Sabay, ito, pansin ninyo. Andito yung shorted, ay yung na-tester natin kanina, pero andito yung shorted, oh. Itong timing control IC pala ang sira. Ayan, oh, ninyo. Ang taas ng ayan, oh, umusok yung tikon. Timing control, no? Ayan, no? Masok, oh. Doon pala yung shorted, wala dito sa DC-DC. Ayan, no? Oh. Nagbabaga. Oh. Ito nyo yan. Ayun, doon pala yung shorted, oh, namumula. Oh. Shorted na pala yung timing control natin dyan. Kaya pala, hindi nagkakaroon ng supply dito. May shorted. Dito yung shorted, nasukat natin, pero andito pala yung may shorted na parts niya. Dito sa timing control. So yung 3.3 dito papunta doon. Doon pala yung may tama. So hanggang sa muli, guys. Hanggang doon na lang ulit. Maraming salamat. Laking tulong ito sa atin.
So, ang ginawa ko lang ito, DC-DC buck converter. See you on next video.